And then ang car niya, try natin kung papayag siyang i-raid natin yung kanyang car. Hi, miss! Hi. Pwede po bang ma-raid yung car nyo? Hi, guys! Another day for another car raid. And today, we are lucky kasi pinagbigyan tayo ng may-ari ni Ruby. Makikilala nyo na po kung sino ang may-ari kay Ruby. Ang napakagandang kulay pulang sasakyan. Tara! Before we start the raid, pagkwentuhan muna natin yung konting background story. Kailan ka pa may lisensya nga? Nakuha ko yung lisensya ko December 31st, 2021. So, matagal na po kayo magkakilala ni Heidi. Disclaimer. Mukha lang kami formal. Tapos, nag-driving lesson ka dito sa Abu Dhabi or Dubai? Abu Dhabi. Okay, this is your first car then? Yes, this is my first time. Okay, so, nangarap ka ba dati o na-imagine mo yung sarili mo magda-drive o magkakaroon ng sasakyan? Actually, no. Magkakaroon ng sasakyan, pero hindi ko siya nakita na ako yung magda-drive kasi hindi siya part of pangarap. Mm-mm. Kasi sanay tayo sa transpo, commute, sa commute. Mas less hassle. So, kumuha talaga ako ng sasakyan nung lumipat ako dito sa Abu Dhabi from Dubai. Pareho kami ng reason. Yeah. Kasi nung tumira ako dito sa Khalifa, walang public transport. Laging naka-taxi. So, very expensive. Mm-hmm. Kaya, mas ginusto ko na din na kumuha ng license para din makabalik punta ako sa Dubai. So how was it? I mean, what's the difference between a commuter and now you driving your own car? For commuter, for me, less hassle, mm-hmm, and less maintenance. Nothing. No maintenance at all. No need kang magbayad ng mga kung anik-anik. Mm-hmm. But for car, it's a very big responsibility. Mm-hmm. You have a lot of finances that will add up to your other finances. So, yeah. So now, let's go back on why you bought this car. Budget-wise, mm-hmm, it's pasok siya sa budget ko. Ito na yung pinaka maganda na nakita ko. When the time na need ko na talaga ng car. So, I had other options na bumili ng bago. Mm-mm. But this one pala is second hand siya. Anong ang car mo? Mitsubishi Lancer 2015. Okay. So, basic lang siya. Mm-hmm. And ito na yung pinakamaganda na nakita ko dun sa mga chinek ko. And sa budget nga, wise talaga siya. Kasi cash ko talaga siya binili. Kasi ako yung tipo ng tao na hindi ko kayang magbayad monthly. Though, I check naman din yung mga monthly payments. Pero yun nga, mas para sa akin, mas okay yung cash na para wala na akong iintindihan. Naniniwala na talaga ako ngayon. Friends of birds of the same feather flock together. See, number one namin pareho budget. Pareho din kami ng car 2015 model. Yes. So now, let's see what's inside the car. Okay, so anong meron sa car na to na pwede mong sabihin or i-suggest sa mga viewers natin na it's a good catch na bumili ng ganitong sasakyan? For me, first of all, low maintenance tong car na to. So, it's either magpapa oil change ka or yung sa gulong. Very low maintenance siya compare sa mga sa other cars. Second, since single ako, and for all the single out there, I would suggest na kumuha lang kayo ng sedan. Kasi as I've said, mm-hmm, if mas malaki yung car nyo, mas malaki din yung maintenance nyo. And fuel, since nandito tayo sa UAE, so compared to our home country, mas mababa talaga yung fuel prices dito. And as long as na mas maliit yung car mo,
mas mababa din yung price. And hindi talaga siya, hindi siya malakas sa petrol. Nice. In terms of what's inside the car, like yung mga functionality niya, can you tell us about it? Okay. So, this Mitsubishi Lancer 2015, basic siya. So, if you can see here, you will see very basic siya. And I don't have cruise control. So, without cruise control and highway driving always. So, it's hard. So, I would suggest to other people na if you want, if you are driving highway or long drive every day, you should have cruise control to avoid fines. Okay, so here is the radio. Very basic. I don't have the screen, mm-hmm. So meron akong phone holder lang dito, and very basic lang din siya na yung mga pang sa AC niya, tapos yung sa flow, and yeah. And for the compartment, I think it's fine. The is color your is red your favorite color? Is color your favorite red? Actually, one of my favorite colors. Yeah, okay. Black, red, and white. So when it comes to the seats, ito, nakuha ko na siyang ganito. So, I think this is also convenient for cleaning. Same of my car, no? Same of your car. But I think it's not the original one. Ah, okay. Naglagay lang sila ng dito. And it's spacious. Yeah, it's spacious actually. For sedan. Mm-hmm. Because there's a lot of sedans which are very compact. Oh, yeah. Yeah. You saw have you seen the other option of this car, like the mid option and the full option? No, actually. Okay. Yeah. So, do you plan to change your car in the near future, or do you any plans? So far, it serves a purpose, so I don't think that in nearby future I will change it. But in case that I will have the capacity to buy a new one, then I will go for it. Okay. Any dream car that you were going to buy in case you have the capacity or the budget to do so? For the dream car, I have on my mind Mercedes. Wow. G63. So, yun talaga yung dream car ko now. Before, it was Range Rover. But now, it's G63. Okay. I-check din natin kung ano yung nasa likod ng sasakyan ni Heidi, gaya ng dati nating ibang check na ginagawa natin. So let's check what's in the trunk. Hindi ko anong laman, but kung gaano siya kalaki. I think malaki siya kasi ang daming lamang na grocery ka di. Wala siyang kahilig-hilig sa tissue. Actually, I was surprised. Nag-hoard siya ng tissue, guys. No, guys. So, whenever I'm coming from Dubai, I have my friends with me, my colleagues with me, who's coming with me every day. So, this is the trunk. Yeah, it's big also. Yeah. It's big, actually. For single, yeah, it's for single, good. Yeah. Because if you're married and you want to buy this car, you have to buy a small version of the stroller for the kid. But it's big, actually. For single, again, it's really good. Yeah. Yeah, it's really good. Okay. Thank you. Thank you. Can we have one more box of tissue? Joke. Okay, last question. Nasabi mo kanina na yung consideration sa pag-buy ng car is budget. If you will be asked for 3 considerations apart from budget, so you have to give 2 more. What are those? For me, looks. Hindi ako yung as in talagang professional driver, pero iba din kasi yung may tatik yung car mo. Second, fuel efficiency. Oh, fuel efficiency. Very important siya. Kasi taas-baba yung fuel natin. Yeah. And most probably, mas tataas pa yun siya. So, does an electric car an option as well? Or yes. Actually, yung G63
Electric car. So, yun talaga yung ano. Girl, na-notice ko, parang nagiging into cars ka na. Madami ka ng information about cars. Samantalang kasi ako only drive, run, and that's it. Okay, thank you. Thank you for allowing us to for the car ride. So, yun lang guys. Hope nag-enjoy kayo. Pasensya na. Medyo nagkakahiyaan ata kami ni Heidi. Ang social-social naman pala kasi ni ID interviewin. Hindi ako ready. Hi, salamat na i-rouse din kahit papano with a Taglish. And by the way, nakalimutan naming i-mention. Ang pangalan ng sasakyan ni Heidi ay si Ruby. Bakit Ruby? From the color itself, it's color red. At exactly February 14 niya nakuha yung sasakyan niya. O diba ang bongga, match na match ang kulay at ang pangalan sa kanyang sasakyan. Lucky car, indeed. Ganyan talaga ang mga lady driver. Mahilig mag-connect the dot. Enjoy watching guys. Excited na ba kayo para sa aming next car ride? Sino kaya ang ating special guest? Abangan!